Magandang araw sa inyong lahat! Muli, ako si Kuya Harold at ngayong araw ay isang kwento na naman ang aking babasahin sa inyo. Pero bago tayo magsimula, meron lang akong tanong. Nakakita na ba kayo ng isang bruha? Kaya ko na itanong yan dahil ganyan daw ang itsura ng isa sa mga bida sa kwentong ating babasahin ngayong araw na may pamagat na bruha! Kwento ni Maria Corazon Remigio at guhit naman ni Roland Michael Ilagan. Simulan na natin ang kwento! Maniwala ka man o hindi, may kapitbahay akong bruha. Ang pangalan niya, si Mrs. Magalit. Patay ang buhok niya. Malaalambre ito. Malalaki ang butas ng kanyang ilong. Matala siyang tumingin. Pero maganda ang kanyang ngipin. Puting-puti at kumikinang kung siya ay tumatawa. Humahagalpak ng tawa si Mrs. Magalit noong nanood siya ng komedyanteng artista sa plaza. Napabungis-ngis si Mrs. Magalit noong nagkukwentuhan sila ni Aling Mila. Kapag natutuwa si Mrs. Magalit sa mga bata, naiipit ang tawa niya. Umahagikik siya habang kinukurot ang mapipintog kong pisngi. Bakit ko nasabing bruha si Mrs. Magalit? Hindi dahil mukha siyang bruha at ibang klase siyang tumawa, kundi dahil hindi siya pumapasok sa bahay namin kapag may walis sa pintuan. Sabi ni Lola, so malaki tawa ang kanyang kaluluwa. Ang mga bruho't bruha ay takot sa bahay na malinis. Pananggalaban sa kanila ay walis tambo sa may pintuan. Mayroon pang dahilan. Kaliwang kamay ang pansubo ni Mrs. Magalit. Ganyan daw ang mga bruho't bruha kung kumakain, sabi ni Lola. Hindi ako talagang takot kay Mrs. Magalit. Ayoko lang siyang makita sa gabi. Kapag malalim na ang gabi at nanonood siya ng TV, nakakakilabot siyang tumawa. Dumadagundong ang malulutong niyang halakhak. Para tuloy, nararamdaman kong nanginginig ang lupa. Noong minsan, nadapa si Mrs. Magalit at lumipad ang mapuputi at makikinang niyang ngipin. Nabasag ang pustiso ni Mrs. Magalit. Tinulungan kong tumayo si Mrs. Magalit at inaya ko siyang tumuloy sa aming bahay. Noong una ay ayaw ni Mrs. Magalit na sumama sa akin. Pinilit ko pa rin siyang pumasok at pumayag naman siya. Laking gulat ko nang hindi siya natakot sa walis. Inalok ko si Mrs. Magalit ng merienda. Ginamit niya ang kaliwang kamay sa pagsubo ng biskwit. Alam mo, ihang, nirarayuman na itong kanang kamay ko, kaya di ko nagagamit. Napahiya ako. Maling-mali ang aking akalang bruha si Mrs. Magalit. Tinignan ko siya ng husto at aking napunan na matanda na siya. Maputi na ang mukhang patay niyang buhok. Malaki ang butas ng ilong niya dahil medyo hirap na siyang huminga. Matala siyang tumingin dahil malabo na ang kanyang mga mata. Ay naku iha, mahirap mabuhay at tumandang mag-isa. Wala akong asawa, walang anak at walang apong tulad mo. Ang lungkot-lungkot ni Mrs. Magalit. Kaya, binuksan ko ang TV para maaliw siya.
Sabay kaming nanood ng komedya. Brook! Ah, 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 ah! Ang hagalpak niya. Brook! He, 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 he! Ang bungis-ngis ko. Brook! He, 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 he! Ang hagik-gikan niya. Brook! Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho! Ang halakhak ko. Brook! Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, ho! Ang palahaw naming dalawa nang magkandaiyak kami sa kakatawa. Simula noon, hindi na bruha ang tawag ko kay Mrs. Magalit, kundi Lola. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw na may pamagat na Bruha!